Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Napigilan ng militar ang pagtatangka ng mga miyembro ng New People's Army o NPA na maghasik ng takot sa mga residente sa Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental, Linggo ng madaling araw, May 21. Apat na mga miyembro ng Central Negros One Front ng NPA ang nasawi sa engkwentro na tumagal ng 20 minuto. Ayon sa 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army, na diskubre ang mga 14 na rebelde na iniwan ng kanilang mga kasamahan matapos ang sagupaan sa Sitio Cambaugon. May na-recover din na ilang mga armas at mga gamit. Noong Sabado, nasa 5 NPA ang napatay ng tropa ng militar sa isa pang sagupaan sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental. Naglinaw ang pag-asa na malayo ang posibilidad na tumama sa Pilipinas ang isang bagyo na maaaring lumakas bilang isang super typhoon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang bagyo na may international name na Mawar ay huling namataan mahigit 2,000 kilometro sa silangang bahagi ng Mindanao na tatawaging Bagyong Betty kapag pumasok ng Pilipinas. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 160 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa huling monitoring ng iba't ibang weather stations, isa ng ganap na bagyo ang Mawar na kumikilos ng Pacific Ocean at tinutumbok ang isla ng Guam. Inaprubahan ng Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang promosyon ng halos 44,000 na police commissioned officers. Ang appointment ng PNP Officer Corps ay bilang line officers at technical service kabilang dito ang ilang mga sibilyan. Ang hakbang ay bahagi ng regular promotion cycle at pagkilala sa kanilang performance, merito at qualifications. Kaugnay nito, nagpasalamat si General Acorda Jr. sa mataas na public trust at satisfaction rating sa tugon ng masa survey ng Octo Research Group. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.